So this time, ang gagawin po natin ngayon is magpainom po tayo ng Aquamed DS. So Aquamed DS ay isa po ito siyang antibiotic. So painumin natin ngayon yung bagong bili po natin na mga pure na mga basila na mga sisiw. So yung edad ng basila na mga sisiw na nabili po natin is hindi sila magkapareho. Kasi yung pagbili po natin dito, ito po ay bultuhan. So may iba dito is may mga days old. Yung iba din naman is nasa mga weeks old yung edad. So ang pag-apply naman ito sa itong Aquamed para po sa ating mga sisiw, supposed to be ang doses nito is 4 liters or 1 gallon is equivalent to 2 sachet. So ngayon, since mga sisiw yung painumin po natin, dapat lang nito 1 sachet is equivalent of 3 liters or 3 litro na tubig. Yun yung ipapainom po natin sa mga bagong bili po natin ng mga basilan ng mga sisiw na nakaedad po ng days old at saka sa mga weeks old. And then sa iba na mga sisiw din natin dito na mag almost 1 month na. So yung iba dito may nakita ako kanina sa kanilang mga ipot na color brownish red, na ibig sabihin na mayroon po silang sakit na coccidiosis. So itong Aquamed, ito din po kasi yung gamot. So painumin din po natin sila. So ito is ready na po yung tinitimpla po natin na Aquamed DS. So dinidivide lang natin kung ilan po yung mga dapat nating painumin ito. Na i-estimate lang natin na yung tama-tama lang na maubos po nila in just 1 day. Kung ano man yung pinapainom po natin sa ating mga sisiw. So yung mga sisiw ko ngayon, bali marami din po ito sila. Mga 100 plus yung mga sisiw ko ngayon. Tapos ito naman yung palalakihin po natin para sa mga susunod na buwan ay meron naman tayong maibinta na marami na mga manok. So ito yung bagong bili ko na basilan ng mga sisiw nung nakaraang araw. So sana maalagaan po natin sila ng maayos, maging healthy po sila, at sana walang mabawas o hindi tayo mamatayan po ng mga sisiw. Kasi ito dapat yung mga manok na alagaan po natin para sa ganun is mas madali po natin maibinta. Kasi just imagine that sisiw pa lang nito ng basilan, mga days old, pwede po natin ibinta ng 120. Kung weeks old, nasa 150. So mas mataas yung kanyang presyo. Hindi po siya masyadong bumaba yung presyo katulad po ng ibang mga heritage na mga manok na dati 120, pero ngayon pwede ka na makabili ng 50 to 60 pesos yung mga sisiw. Pero ito, itong mga pure talaga na mga basilan, once ito po yung ibinta po natin, is madali po siyang masold out. Marami pong naghahanap po nito. Sa ngayon kasi is halos wala tayong nakikita na nag-alaga po dito ng basilan. Luzon, Visayas, halos mga heritage yung manok na ilagaan. At yung mga native na mga maliliit na most common na ilagaan sa mga backyard, katulad po dito sa atin. Marami ito sa Mindanao, itong mga pure talaga na mga basilan, mga quality. So, andyan lang yun sa Mindanao natin makikita. Kaso nasa Visayas pa tayo, so medyo malayo kung kailangan pa natin mag-travel, going to Mindanao para lang makabili po ng ganito. So, dapat maghanap din po tayo ng ibang mga hens and ibang mga roster in the future para kung pwede ito na lang po yung alagaan po natin itong basilan. Kasi super in demand po itong mga manok ngayon dahil halos sa mga nag-alaga po ng mga manok ay hindi po sila nakafocus po dito sa pag-alaga po ng pure na mga basilan na manok. And about naman sa ano, sa karne nito is halos magkapareho lang talaga siya na native. Kasi nga, itong basilan kasi is makonsider din po natin siya na isang native na manok. Kaya yung lasa ng karne ng manok tulad for example ng native na mga darag, native chicken at itong basilan, halos wala lang silang pagkaiba. Yung pagkaiba lang talaga nila, yun yung timbang, yung laki nila. Yun lang po talaga yung pagkakaiba nila. Pero kung ito yung ano, alagaan po natin itong basilan,
talagang bawing-bawi po tayo dito sa ating gastos, sa ating puhunan. Talagang masigurado po natin na meron tayong kikita dito. At about naman sa market nitong Basilan, wala tayong problema nito sa market. Kahapon nga, the other day na nag-upload tayo sa video, nung bumili po tayo ng mga sisew, talagang merong nagtatanong agad, mga interesado na gusto ding mag-alaga ng pure na mga Basilan na manok. So, ang daming interesado na mag-alaga dito, lalo na kaming taga Visayas, or also in Luzon. So, talagang gusto talaga nito, itong manok na Basilan. Kasi halos ilan lang yung nag-alaga po nito. So, ito po yung mga sisiw ko dito na yung inahing manok is na-upgrade sa isang native na na-cross po natin nung Basilan roster. Pero yung Basilan roster ko is naibinta ko na sa iba to avoid sa mga inbreeding po dito sa ating mga manok. So, ito na po sila yung result ng mga ina-upgrade po natin ng mga native na mga manok.